Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Ang ganda ng topic natin ngayong umaga dahil ito ay request ng mga kalalakihan kahapon sa aking content sa topic natin. At alam nila na gawan ko daw ng version na babae. So eto na mga kasabi yung ating version na babae mga kasabi. At alam ko na maraming makaka-relate sa topic. Ano ang tatlong rason na bakit nagluloko ang isang babae kahit na meron na itong asawa mga kasawi? Ang una nating rason mga kasawi is hindi ito na-satisfy palagi sa kanyang asawa or pagdating sa lovemaking. Ayan. Alam mo ba may mga kababaihan kasi mga kasawi na minsan kapag ka hindi ganun ka-satisfy sa kanilang asawa at kapag once na ito ay nakahanap ng ibang lalaki at na-satisfy ito, ay talagang nagluloko ito mga kasawi. Kumbaga in short is naghahanap sila na nagkakaroon ng satisfaction mga kasawi. At syempre hindi naman sa nalalahat na ganito yung mga kababaihan. May iba't iba naman na babae na nakontento sila kahit na kulang ito pagdating sa lovemaking mga kasawi. Pero may mga babae talaga na naghahanap ito ng full performance pagdating sa pakikipag lovemaking mga kasawi. Kaya minsan ang mga kababaihan kapag ka ito ay nakatikim ng iba, ay dun nila binabalik-balikan. Kagaya din ito ng mga kalalakihan, kapag once na ito ay nakatikim ng babae na mas magaling pagdating sa pakikipagtalik, ay talagang mas ganado sila at binabalik-balikan nila ito kasi nga dun na papasok na nana-addict sila at hinahanap na nila ito ng kanilang katawan. So same din ito ng mga kababaihan mga kasawi, kapag once na nakatikim ang mga kababaihan ng ibang performance, ayan, mas eto ay hinahanap din ng kanilang katawan. So ayan yung ating unang rason mga kasawi. Ang pangalawa natin mga kasawi na rason, alam ko na maraming makaka-relate sa topic na ito mga kasawi. Kinikilig sila, ayan, sa bago, ayan. Alam mo ba mga kasawi, ang mag-asawa kasi kapag once na matagal na ito, lagi ko nga sinasabi na minsan is nawawala na yung mga kilig moments. Kasi kumbaga mas nakapanatagan nyo na ang isa't isa, komportable na kayo. So minsan may mga babae talaga mga kasi na kapag once may ganon at merong manligaw sa kanila, minsan ginagrab nila ito. Kumbaga in short is mas kinikilig sila na mag-entertain sila ng bago. Kumbaga kasi sa asawa nila is hindi na nila ito naranasan yung spark na kilig mga kasawi. Para sa kanila is mas maganda na mag-experience sa kanila ng bago ulit. Makaka-experience sila ng kilig ulit na hindi na nila nararamdaman sa kanilang asawa na lalaki. Kaya kapag once na merong naliligaw sa kanila, ay pinapatulan nila kahit na ito ay may asawa na sila. Kasi nga, para doon nila mararanasan ang hindi nila nararanasan sa asawa nila ngayon, mga kasawi. At syempre, like ko nga sinasabi mga kasawi, may mga babae na hindi naman ganito ang ginagawa. So may kontento sila sa sarili nila. May respeto sila sa asawa nila. Pero may mga babae talaga na naghahanap talaga sila ng mga ganito mga kasawi. Lalo kapag kang asawa nila ay hindi na sila masyadong inaalagaan. So hindi na nila nararamdaman yung mga kilig moments. Hindi na sila, parang hindi sila pinapahalagahan. Dahil busy din ito sa kanilang trabaho. Kaya mga babae, kapag once na merong ganito na nagpaparamdam sa kanila na lalaki, ay ginagrab na nila ito mga kasawi. Kumbaga, andun sa kanila yung kinikilig pa lang sila kasi nga dahil nag-uumpisa pa lamang sila. Ayan yung ating pangalawang rason mga kasawi. Ang pangatlo natin mga kasawi is sinisigawan sila palagi. Ayan. Alam mo ba may mga babae kasi na minsan kapag ka sinisigawan sila ng asawa nila, normal naman kasi na mag-debates, 'di ba? May tinatawag kasi na nagde-debates talaga 'yung mag-asawa. Syempre hindi sila nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Bagkos ang nangyayari kapag once na merong nagawang isang babae kahit ito ay basic lang, for example mga kasawi, nasunog 'yung niluluto, ayan na ulam or kanin, ang lalaki hindi na
para nakapagsalita ng maayos. Kundi ang gagawin niya ay sisigawan at sisigawan niya ang kanyang asawang babae. So ang asawang babae naman is natutulero ito, mga kasawi, kapag ka palagi itong sinisigawan ng kanyang asawa. Feeling niya, nagda-doubt sa sarili niya na nakulang na siya sa aruga ng asawa. Kaya kapag once na merong lalaki na nagpaparamdam sa kanya na pinapahalagan siya nito, na lahat ng mga sinasabi niya ay pinapakinggan siya nito, ando na papasok na madidebelop ang lalaki. Kasi nga, hindi niya nararamdaman ang ganito sa kanyang asawa, ang pagpapahalaga or inaaruga siya. Pagkos doon niya nararamdaman sa ibang lalaki ang pag-aaruga at inaalagaan siya ng gusto at hindi siya nito sinisigawan. So para sa kanya ay ito yung magiging kagaanan niya ng loob, at para sa kanya ay ito na yung gusto niya na makasama ang lalaking ganito. Kasi nga, hindi niya ito nararamdaman doon sa kanyang husband. So nararamdaman niya ito doon sa ibang lalaki. So in short, mga kasawi, ay mahuhulog ang kanyang loob. Diba? Dahil sa pinapakita nito ng ibang lalaki para sa kanya. So, siyempre, lagi ko sinasabi na hindi naman ganito ang ibang babae. Pero kadalasan may mga ganito talaga na babae kapag ka once na sinisigawan sila, lagi silang binubulyawan ng mga asawa nila, siyempre, sasama ang loob nila. Tapos may mga lalaki na may kukonfort sa kanya, doon mahuhulog ang kanyang loob. Lalo kapag ka once na palagi siyang kinukonfort na lalaki, kinakausap siya ng lalaki, andun na madidevelop siya. So, ayan yung ating pangatlong rason, mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Ayan. Sa mga kalalakihan at kababaihan na nakakaranas ng ganito, normal naman talaga na minsan sumasama yung mga loob natin sa mga asawa natin. Siyempre, minsan kasi, kala natin, kakilala na natin yung mga asawa natin. Kapag once na matagal na kayo nagsasama, ay dun mas may lalabas na lalabas talaga na ibang ugali, mga kasawi. Kaya minsan, kung mapapansin mo, diba, nagsisisi ka na nag-asawa ka, inasawa mo siya, kasi akala mo nun dati na mag-jowa pa lang kayo ay napakabait ito. Lahat ay pinaparamdam sa'yo at tinaalagaan ka. Tigit sa lahat ay hindi ka sinisagawan or pinapagalitan, mga kasawi, pagkos nilalambing ka nito. So feeling mo siya na yung destiny mo or siya na yung gusto mong makasama. Pero kapag once nagsasama na kayo, ay malalaman mo na ang tunay na ugali ng kalalakihan. So kapag once na ganito yung nararamdaman mo, kasawi, andun ka nagda-doubt sa sarili mo na parang wala ka ng halaga sa isang lalaki. Kasi nga, ando na yung parang hinahayaan ka na lang niya na sigaw-sigawan kahit maraming tao, parang ando na sasama yung loob mo. Kumbaga, andun ka, nagkakaroon ka ng panliliit sa sarili mo na feeling mo hindi ka na mahal ng asawa mo. Kaya may tendency na talagang nagluloko ang mga kababaihan, kasi ganun yung napararamdaman natin. Minsan, parang na hindi ka na nirespeto ng asawa mo kung ano yung kagustuhan mo na gawin mo sa buhay mo. Pagkos is, lagi ka na lang ginagana nila. Siyempre, depende naman yun sa mga kalalakihan, mga kasawi, mga babae rin talaga na minsan hindi din talaga sila nakontento kahit na binigay yung best ng ibang lalaki sa asawa nila. May mga babae talaga na hindi rin nakontento. Kumbaga, nagluloko pa rin talaga sila at naghahanap sila ng lalaki na mas higit sa kanilang asawa. Pareho lang naman kasi yan, mga kasawi, ng mga kalalakihan na naghahanap din ng mga babae, kahit minsan ang babae ay binibigay nito ang best niya bilang asawa. So, in short nga, hindi sila nakontento. Ayan yung aking advice, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin at sa walang sawang pag-share at pag-comment at pag-react at papanunood ng aking video. At pwede na po kayong mag-subscribe. Meron na po tayong subscribe. Meron na kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, mga kasawi. Maraming salamat. Mahal kayo ng inyong advisor.